Ayan, so another episode po dito sa Agri. Sa Agri, nandito po tayo sa farm ni Kuya Sesep. Maraming salamat. Nakita nyo naman ang crayfish. First time matitikman natin ngayong episode. Hindi lang titikman, matututunan din po natin ang pag-aalaga. At syempre, thank you so much. Si Kuya Sesep ay binigbigyan tayo na makarating dito sa kanyang Sesep Farm dito sa Santa Maria, Bulacan. Yan. Si Kuya Sesep, by the way po, isa sa mga nag-content ng crayfish sa TikTok na umabot ng 10.5 million at na-feature pa ni Kuya Kim at sa unang hirit. So ngayon naman, dito sa Agri sa Agri, sila po ay magbibigay ng kaalaman at mag-share ng mga tips, lalong-lalo na yung mga hindi na itanong sa kanila kung paano ba talaga mag-alaga. So ito po ay meron na siyang how many tanks ngayon? Ngayon meron na tayong 12 tanks. And nagsimula ka anong year? Dito sa Sesep's Farm, nag-start tayo. Magwa 1 year na tayo ngayon. Kaya nga, kasali ka sa 1 year anniversary natin. Ayun. Sa ano? 1 year anniversary din po ng Agri sa Agri last May. So ngayon, napakaganda po ng regalo ni Kuya Sesep dahil for the first time ay makakatikim tayo ng crayfish. At balita ko, mahal daw ito. Magkano ba per kilo nito? 2.5 to 3.5. Ito, dahil sa'yo, 2.5 na lang. Meron po siya isang kilo, no, na hinanda para sa atin, sinigang, dahil sakto-sakto, medyo maulan. Kaya maraming salamat. So, tikman na natin to at kilalanin natin ngayong episode si Kuya Sesep, paano siya nagsimula at paano ba talaga mag-alaga ng crayfish. Ang background natin, medyo malayo sa farming. Kasi ang business natin, computer part shop tayo na hindi lang basta computers. Kami na una na crypto mining specialized shop dito sa Philippines. Naging Axie manager din tayo. Then all about cryptocurrencies, ginagawa natin yon. Pati sa buy and sell ng bitcoins, ginagawa rin natin. Mahilig kasi ako dun sa parang mag-i-invest tayo sa isang bagay. Then after nito, lalago siya after few months or few years. Dati ang binibreed natin mga Axie lang. Ngayon ang binibreed natin tunay ng hayop. Then, kumikita rin talaga tayo. Ako nga pala si Joseph Miranda. Tawag nila sa akin sa TikTok, si Kuya Sesep. Nandito tayo ngayon sa Sesep's Farm. Ang alaga natin dito, meron tayong konting mga manok, konting mga isda rin, and sa ngayon, ang focus ng farm natin is about crayfish. Yung crayfish na alaga natin, ang common name nila is Australian Red Claw Crayfish. So, native talaga sila sa Australia. Ngayon, nagsisimula na rin mag-farm yung mga tao sa Asia kasi malaki yung potential nitong species na to. Meron iba-iba rin crayfish na kinakain. Yung tinatawag sa US is yun yung mas common na tawag sa kanila is no, crawfish. Yun yung ano naman, Procrambarus clarki. Ibang species siya, mas maliliit sila, pero mabilis din dumami. Pero dito sa Philippines, ang napapansin ko ngayon, ang maraming nag-aalaga is itong Australian Red Claw Crayfish or Cherax quadricarinatus. Mas malalaki yung species nila, and kumbaga kung kakainin natin sila, mas sulit silang kainin kasi mas lumalaki yung laman nila compared sa ibang species. Ang difference nito sa ulang or hipon tsaka sugpo, yung meat niya mas tender. Parang medyo mako-compare mo siya sa crab meat. Tapos yung lasa niya parang nasa gitna ng crabs and lobsters. Tapos yung naiba rin sa kanya, mas matitigas yung balat nila eh. Kasi para silang maliliit na lobsters. So hindi sila parang yung hipon na natutuklap agad. So meron tamang way ng pagbukas or pag-open ng katawan nila para makain ng buo. Nauna to sa ano lang talaga eh, ornamental fish sila. Nakikita mo sa mga pet shop, pero hindi pa natin alam na pwede pala silang kainin. Ang natural habitat nila is fresh water. Ang gusto nila, preferred habitat nila, yung talaga mga moving waters like dams, creeks, tsaka mga rivers. Tinatry natin gayahin yung natural habitat nila para hindi sila na-stress and mas mabilis silang lumaki.
And napansin ko parang nakalat, natural ba yung ganyan na ganyan setup na may nakawayan, may mga sanga-sanga, may mga dahon-dahon. Eh, di ba pag nasa river tayo, may nalalaglag na sanga, may nalalaglag na mga dahon, may patay na kung ano-ano, tsaka lupa. So naisip namin na makakatulong yon sa pagpapabilis ng pagpapalaki sa kanila, tsaka hindi sila stress. Kaya medyo ginagaya natin, ang goal natin, gayahin yung natural habitat talaga. Ang tubig na ginagamit sa kanila, fresh water lang. Dapat walang chlorine. Kasi parang kagaya sila ng ibang isda na kapag may chlorine, namamatay sila. Kung ang source naman natin ng water is tap water na may chlorine, kailangan lang natin ng mga water conditioners. Basta ang mahalaga sa kanila, laging malinis yung tubig and well aerated. Doon sila nagtathrive. So sir, itong setup mo dito, itong tank na kanina, maraming tubig yan. No? Tapos din rin mo, gaano kalaki ito? Ah, ito, ang specs natin dito sa tank na to, 3.5 by 3.5 meters. So, okay. Around 10 square meters yung isa nito. 10 square meters. And gaano karaming anong nilagay dyan? Ang kada pakawala natin, kada tank na ganito kalaki is around mga 500 to 600 pieces. Okay. Ang krillings. Mm-hmm. So, every time na meron tayong 500 to 600 pieces, nagpupuno tayo ng isang 10 square meters, which is 3.5 by 3.5. Itong setup na ito, magkano ang ginagastos si Mark Eller? Ganito kalaki? Siguro 10,000 plus. 10,000 sa ganito kalaking tank. Sa ganito kalaking tank. Pero, para sa akin, mabilis mabawi. Sa farm namin, 6 to 8 inches lang yung lalim ng tubig nila. Perfect talaga sila sa mga tropical countries kagaya ng Philippines. Kasi yung 26 to 30 degrees Celsius ng tubig, yun yung perfect na temperature na nabubuhay sila. Kaya sa ibang bansa, sa totoo lang, yung industry ng red claw crayfish sa kanila malaki na. Kasi kagaya ng Thailand, Vietnam, tsaka Indonesia, parang kapareha sila ng climate or weather sa Philippines. Kaya sana sa atin sa Pilipinas makapagparami rin ng farmers nito. Ang magandang ano daw, magandang stock density kada sa grow out, yeah. 30 to 60 per square meters. Yeah. Depende rin 'yon sa hiding places ng mga crayfish. Mahalaga kasi sa kanila. Yeah. Nakita namin na nagtatago sila sa lupa. So kasi kagaya niyan 500 pieces or 600. Ang hirap maglagay ng hiding places na pang 500 to 600 pieces. Mm-hmm. So naisip namin maglagay kami ng lupa. Tsaka yung lupa kasing yan, naglalagay din kami ng high protein source na mga tubifex worm. Mm-hmm. Makikita namin nabubuhay yung tubifex sa lupa. So, inangat-ngat nila yung lupa, hinuhukay-hukay nila. Mm-hmm. Tuloy-tuloy talaga yung kain nila dyan. Yeah. So, tuloy-tuloy. At least yung hindi nakain na tubifex, may chance pa rin mabuhay. Yes, at magparami. Mm-hmm. At tuloy-tuloy yung kinakain talaga nila. Mm-hmm. So, marami silang option sa pan pa lang. Ang mga crayfish ay omnivorous. So kahit ano talaga kinakain nila. Pwede mo silang batuhan ng isda. Mostly, ang pinapakain namin sa kanila ay chicken feeds na high protein or pwede rin sinking pellets ng fish. Basta high protein. Minsan nagpapakain din kami sa kanila ng, sa mga grow out to, sa mga craylings para mabilis sila lumaki. Mga tubifex worm. Yung mga hito namin, dahil inuubos na nga namin yung hito, pinapakain din namin yung mga isda namin sa kanila. Hindi kami nagtitipid sa pagkain nila kasi pag tinipid natin sila sa pagkain, parang tinitipid din natin yung sarili natin sa paglaki nila. So tatagal din yung paglaki nila, tatagal din yung profit natin. Sa totoo lang, compared sa ibang naalagaan kong mga aquatic animals, yung crayfish na yung pinakamadali namin naging alaga. Kasi sa pagkain, sobrang hina nila kumain. Siguro ang pinaka-challenge na na-encounter namin sa pag-aalaga ng crayfish is yung magaling silang makatakas. Kadalasan hindi mo na ini-expect na kaya nilang makatakas yung pala kaya nilang akyatin yun. So, kailangan mo lang ng more preventive measures para hindi sila makatakas. Kailangan lang lahat ng hinala mo na pwede nilang maakyat, takpan mo or lagyan mo ng harang para hindi nila maakyat yun, hindi sila makatakas.
Sa totoo lang, ang background natin, medyo malayo sa farming. Kasi ang business natin, computer part shop tayo na hindi lang basta computers. Kami na una na crypto mining specialized shop dito sa Philippines. Naging Axie manager din tayo. Then all about cryptocurrencies, ginagawa natin yon. Pati sa buy and sell ng bitcoins, ginagawa rin natin. Alam naman natin ngayong 2022, medyo bumaba yung cryptocurrencies kasi medyo bear market. Ganun naman talaga eh. Minsan mataas, tapos minsan mababa. Naisip ko nun gawin kong libangan tong farm kasi itong lupa na to, lupa ng parents ko to, matagal na, wala naman nakalagay. Then mag-aalaga ako ng hayop kasi total mahilig din naman ako mag-alaga ng hayop. So kung tatanungin nyo naman bakit ako naging interesado rin sa farming, kasi nakita ko na rin na pwede pala tayong kumita sa farming na parang medyo exponential din yung growth or exponential yung earnings. Mahilig kasi ako dun sa parang mag-i-invest tayo sa isang bagay, then after nito, lalago siya after few months or few years. Parang nakikita ko ngayon kaya nag-e-enjoy ako sa farming. Dati ang binibreed natin mga axi lang. Ngayon ang binibreed natin tunay ng hayop. Then kumikita rin talaga tayo. So etong tank ang size same lang din. Hindi, mas maliit siya ng mas bata to ng 3 weeks. Okay, yung nandito. 3 weeks old. Mm. Ano to, before bago mag 1 month pa lang yung mga nandito. Yeah. At ito ay mga ilan din ang nilapag mo dito? 600 dito sa tank. 600 na railings. Oo, railings. So, siguro mas mahirap silang makita kasi maliliit. Mga mas nasa maliliit. Lupa sila. Ayan. So, ngayon, dinedrain mo rin. Dinedrain so, para makita natin. Ayan, dinedrain lang po para sa inyo mga ka-agri sa agri dahil gusto na lang, gusto niya ipakita no yung ating mga railings dito. 3 weeks old. At eto pong sukat na itong tank na to, eh, same lang din. Same lang din. Kumbaga, lahat ng tank natin, yun ang nakalagay. In-standard mo na. Yeah, para maganda rin tingnan. Oh, para mas nag-ano tayo, mas nag-expand, wala na tayong pabago-bagong dimensions. Standard. Start. Tapos yung number ng pwede mo ilapag, isa lang. Isa lang. Kumbaga, madaling i-monitor. Alam na namin yung bilang, kunyari puno yung ganito. Ganun dapat yung ma-harvest natin. Napansin ko, may mga isda. Anong buhay na isda? Merong mga guppies, tas merong parang feeder goldfish. Ano yung purpose naman yan? Kasi yung mga crayfish, hindi nila kayang kainin yung mga mosquito larva or okay. Kitikite. Kaya naglagay tayo ng mga guppy, nagkakain ng mga kitikite. Ah, okay. So hindi naman sila nakaka-interrupt sa paglaki ng crayfish natin, mga craylings. Tingin ko hindi naman kasi yan nakikita nyo. Ayan. So for prevention lang sa mosquito na hindi naman kayo lamukin dito. Yung mga isda. Magbawasan. Kasi marami rin nagtatanong sa atin na nagkakakitikiti daw yung tank nila. So, nasabi ko, maglagay kayo ng isdang maliliit na hindi makakakain ng crayfish. Ayan. Yan. How often yung papalit ng tubig? Dito kasi makikita nyo naka-deep well kami every morning nagpapatagas ko naman tubig. Okay. Pero kung sinasabi ko naman sa mga client natin or customers, once a week is okay. Mm-hmm. Once a week basta hindi sobrang dumi. Mm-hmm. Pero once na nakita nyo yung water nyo, yung parang bumubula and lumalansa na, kailangan mo na magpalit ng tubig. And so meron po kami na-discover. Ito pong pond na ito ay dating Hito ang nakalagay at first time naglagay sila ng 600 craylings. Mm. At after 3 weeks, makikita natin yung iba't ibang size on the average size parang mga 1 inch to 2 inch. Pero ito ang shocking na nakita natin. Siguro may nakuha kami mga more or less 10 piraso. 3 inches na to eh. Parang hindi kami makapaniwala na. Ganyan kalaki. Ganito na kalaki. Ito yung medium. Lapit natin sa camera. Ayan. Ito naman yung large. Yan. Ito yung para average size niya, kalit-liit. Ayan. So majority ng sa 600 pieces dito, ito. Ganito yung sizes. Tapos may sumunod, itong ganito kalaki. Pero itong isa, possible talaga palang mangyari yan, no? Katulad din ng mga isda, mga hito, mga tilapia, may biglang lumalaki. At iilan-ilan lang, out of 600, merong 10 na ganito kalaki.
Yan, nakakatuwa din makita. Siguro isa sa advantage yung sobrang luwang ng ano, yung concrete pan. Tsaka tingin ko, sir, yung ano, yung sinasabi ko na ginagaya natin yung natural habitat. Natural habitat nila. Tsaka yung kanilang diet kasi meron kang nailagay na azolla, tapos meron feeds. Silang mga feeds, tapos meron pang yung mga hito, isda na pinapakain. So meron silang options na iba-ibang nutrients na nakukuha. So yun yung possible na reason. Ayan. So baba na natin para hindi ma-stress. Baka ma-stress. Kailangan lang tama yung edad and size nila sa pagbibreed. Dapat yung breeders nyo nasa 4 to 5 months of age. So dito makikita nyo itong hawak ko. Mm-hmm. Isa tong example ng male crayfish. Mm-hmm. Makikita nyo. So, nandito tayo sa nursery. Oo, nursery tank namin. So yung within that period na 6 to 8 weeks na no, ano yung mga special na care na kailangan mong gawin para sa mga itlog? Para sa akin...